Ngayon na akong mga kapatid ay gusto ko ulit ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. Lalo tigit sa ating pong church. Pagsulong, pagunlad, paglago, pagyabong, pamumunga, pag-aani. Ito pong mga salita na papahayag ng positibong pagbabago para sa lalo pang pagtaas ng antas ng buhay, kalagayan, pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon ng bawat individual na mananampalataya at ang buong lokal na simbahan. Naranasan ng simbahan ito kapuspusan at higit pa sa sapat na masaganang biyaya ng Diyos sa loob ng 27 years. At tayo umaasa sa nakuumapaw pang pagpapala na narating ngayong taon. Yes! At sa marami pang taon na ating haharapin. Tandaan, ang pinakamainam na bahagi ay parating pa lamang. The best is yet to come. Kaya ang ating pong tema ngayong taon ay greater. O higit sa lahat ng bagay. Higit na pag-ibig, proteksyon, paggabay, pagpapala at lahat ng mabubuting bagay na nagmumula po sa Panginoon. Subalit, nararapat din natin itong tapatan ng higit na kabigatan, pagkikilahok sa gawain ng Panginoon. Higit na pagpapagamit ng mga talento at espiritual na kaloob. Higit na pananalangin, pag-ayuno, pagbibigay at pagbabasa ng Biblia. Higit na pag-aani ng kaluluwa. Higit na pag-ibig sa Panginoon at mga kapatiran. Higit na pagliliwanag ng ilaw sa makasalanang gawain, makasalanang mundong ating kinagalawan. Handa ba tayo mag-iisa sa hamon ito? Yes. Amen. Naway maging totoo tayo at tapat sa atin pong pagtanggap ng hamon ito. Nais ko rin pasalamatan ng buong puso ang lahat ng kapatiran, gayon din ang ating pong church board members, na naging kabalikat ko sa pangunahing pagplano at pagpasya sa kabuuan ng kalagayan ng ating simbahan sa Batangas City at Bawan. Si Pastor Irene Chavez, bilang assistant pastor, naging katuwang ko sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Si Brother John Van Gube, bilang vice chairman ng church board, na siya pong inaasahan ko sa tagapanguna sa church planning ng administrasyon. Kaya, pag may problema, Brother John, bahala ka na. Ay, totoo naman. 29 years ko nang ilagay yun, tapos niya akong tutulungan. Binata pa yan sa church na. Si Sister Des Chavez, at saka Sister Dada Idea, Sister Karen Lutero, at saka at sila po yung sa ating church finances at saka mga records. Si Brother Romain Farukmi, si Brother Goji Lutero, Sister Maika Parasigan, si Brother Loreto Chavez, sila po nagtutulong sa pangaral, pagtuturo, at sa mga pagplano, sina Sister Glinda Parasigan, Sister Ida Idea, kasama na po si Sister Grace, sa mga desisyong pangkababaihan at pangkalahatang kayusahan ng simbahan. Kasama ng lahat ng department leaders at anniversary committee heads, maraming salamat sa inyong di matatawarang pagsuporta at pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Ngayon naman po ay akin pong ipaabot sa inyo ang kalagayan ng simbahang ito sa iba't ibang aspekto. Last year po ng ating 26th Thanksgiving anniversary, dito pa tinginanap sa simbahan din. Noong October 9, 2016, at naging simple lamang pong ating pagtitipon, pero ito ay naging matagumpay. Ang ating pong theme noon ay enlarging our territory. At ito po rin ang bigay ng matinding hapon upang mapalawak po natin ang ating ministeryo at impluensya bilang simbahan sa dakong pong ito. Nagkaroon tayo ng attendance na 342, kung saan meron tayong bisita na 21. Meron po tayong nakulitang pundo na 118,300. Gumastos po tayo ng 41,500. At ang natira pong pera natin na 76,000 plus, ito biginamit natin sa proyekto sa pagsasayos ng dokumento ng ating lupang kinatatayuan ngayon. So ito po ay nailipat na po sa ating pangalan. Karagdagang lukin na bilis sa ating likuran. Kina-appreciate ko po yung Digusman Kupol, Brother Jim, at sa kasutuminin na hindi ko pinagkain na pahuhulugan sa atin. Sa piso, araw-araw po yung lumasan ko. Okay. Bukod po nito, may mga proyektor ng simbahan na meron po tayong additional na projector para magkabilaan, mga electric fans,
At saka atin po na-improve ito, lumakad yung ating altar, pati ating music room. Ang atin pong lingkuhang average attendance ay 177. Nagkaroon po tayo ng kaunting pagbaba nung last year kasi nagkaroon ako simula nung magbukas ang bawan ay medyo po nabawasan ang attendance na yung mga taga-bawan doon na sumisimba. At nagkaroon po tayo ng 32 souls baptized in Jesus' name. 22 po ang tumanggap ng Holy Ghost baptism. Nais kong pasalamatan ang lahat po ng sumusuporta sa gawain po ng ating pong Panginoon. Una, nais ko rin ipabot sa inyo yung mga departamento at ang kanilang pong mga programa, activities at mga proyekto. Ang unahin natin ay ang pinakamatatag at pinakamarami, ang frontliners ng youth department. Sa pumumuna ni Sister Mayna Maika Marasigan, binubuo na po ang ating departamento ng mahigit na 100 pong kabataan. At ang aktibo po dito ay 70. Noong December 3, 2016, nagdakas po sila ng Frontliners Banquet na ang team po ay Let Brotherly Love Continue. Dinalawan po ito ng 82 na mga young people at ang kanila pong naging team ay Go Dilim Attire. Ibig sabihin, pwede pa rin po magsuot ng kasuotan ng mga dilim ayon na hindi po nawawala ang apostolikong identity. Amen? Meron po silang nilalaunch ng mga programa, yung tatawag nilang F-Band. Ang nagtanghal po ng spoken word poetry. May unaws po sila na panood natin sa YouTube yata. Okay? At ang pagpili ng Mr. and Miss Frontliners. So, doon po sa event na yun, every year meron po silang tinatawag na banquet. Meron silang commitment trip for 7 years na yun. Every year, nagtatali sila ng ribbon doon for the past 7 years bilang panibagong commitment nila sa Panginoon. Kaya taon-taon dumadami po yung ribbon, kumakapal ng kumakapal po yung commitment trip nila. Amen? So, bagamat hindi nakadalo ang ating mga kabataan ngayong taon last year sa youth camp ng NSL Diran District, nagdaos naman tayo ng matagumpay na youth retreat. Ito po yung ginanap sa Damuplay East, Batangas City noong May 15 to 18 at ang team po ay meant to be great. Ang umating po mga kabataan ay 77 po na young people ang umating. At nagkaroon po ng masaya na fellowship, nagkaroon ng pinasimula ng parade, nagkaroon ng iba't ibang games, mga challenges sa mga commissions, lalo nang inaabangan nilang Amazing Race. Punong-puno ito ng mga impormasyon sa kabataan patungkol sa legal talks, mga love dare, safety and survival, psychology discussion at spiritual topics. Sa kabuuan, naging masaya at matagumpay ang retreat nito. Ang mga young people tuwing Sabado, magkaroon po sila ng youth service na may iba't ibang tema, doon po'y nakapost palagi sa Facebook. Bumubuo rin ang departamento ng tinatawag na If Ministries na kung saan lahat ng kabataan, mga kapatid, ay may disenyo sila. Meron F Media, may F Production, may F Sports, Wellness, and F Morning. Ito po yung mga prayer warriors. May F Band, may F Bible Quizzing, at F Multiply. Bilang pagtugon sa ebanghelismo at pagbabahagi ng salita ng Diyos, nagkaroon sila ng Art Awakening Program taon-taon. Na nakaraang ilang buwan, naging kabala ang komisyon sa pagsasabit ng kanilang interest. Gumagawa po sila ng himi at tinig na makalangit na po itong mga MTV. Kaya pag ganito ang mga pagkakataon, nahihirapan po inyong pastor dahil ako po ito kapag-inis na kanilang naiwan na kalat. Naka-upload po ito sa YouTube channel at Facebook page. Ang kanilang pagkatanghal upang may pahayag ang mensahe ng kaligtasan. Ang susunod po ay ang ating Ladies Ministries. Ang kanila pong ang presidente po, Sister Delinda Marasigan. Ang LA po natin ay umaabot ako ng 80. 80 ladies at ang active po dito ay 65. Noong nagdaang December 2016, tinapos nila ang taon sa pamamagitan ng masayang pagtitipon. Nagdaos sila ng Ladies Kiddy Party. Kung saan ang damit pambata at nagkaroon ng mga contest. Napuno ng tawanan.
At masalang, akala mo yung kung sino mga ibang gayak na mga bata, hindi mo masabing mga nanay na. Every third Sunday of the month, nagkaroon sila ng ladies fellowship sa simbahan o sa mga bahay ng mga ina ng tahanan. Isa sa laging kapakinapakalabang nilang pagtitipon na livelihood tailoring program kung sa daan tinuruan ng mga ina sa pananahi. Isa sa plano nila ay mapapanahi muli ng kurtina para sa ating simbahan bago matapos ang taong ito. Akala ko ngayong anniversary, hindi pala. Karagdagan pa sa mga plano nila ay magtatanim sa bakuran ng church at fundraising na Run for a Cause. Nagdaos ang departamentong ito ng dalawang araw na ladies retreat. Noong June 3, 2 and 3, nagdanap sa Damuklay East, Batangas City. Dinaluhan ito ng 49 na mga nanay. Punong-puno ito ng pagtuturo patungkol sa pagiging mabuting asawa at ina, lalo na pagtalakay sa stress management at serving God with joyfulness and gladness upang epektibo silang makapaglingkod sa kani-kanilang pamilya. Nagkaroon din sila ng mga group dynamics at team building activities na bigyan ng pagkakilala ang mga ina sa tahanan bilang highest delegation sa pagdalo sa Seasonal Leaders Conference noong September 23 at nanalo din sila sa Bible Quizzing. Pinawaran din sila sa pasyon ito bilang top 1 sa handful of rice sa mga lokal na iglesia ng probinsya ng Batangas. Ang katlong departamento ay ang mga tatay o apostolic men department sa pamumuna po ni Brother Ruben Palome. Sa ngayon na meron po silang 43 na mga tatay. Sa paglilinis at pagre-repair, maintenance, at iba-ibang bahagi sa loob at labas ng simbahan, ang mga tatay po ito ang maasahan. Hindi lahat ha, hindi lahat. Noong isang buwan, sila ay nagsagawa ng operasyon Tapal Burkasil sa atin pong bubong upang proteksyon sa simbahan, lalo sa panahon ng takulan. Every first Saturday of the month, nagdarawas sila ng men's fellowship sa simbahan o sa mga bahay ng mga tatay. Ang mga tatay ay masigasig din sumusuporta sa mga gawain ng papapahayag ng salita po ng Diyos. Noong June 11 and 12, nagdarawas sila ng mga tatay ng Apostolic Men's Retreat sa Damuklay East, Batangas City, at ang umatin po ay 26 na mga tatay. At kasama po ako dito. Nagkaroon po rin ng pagtalakay sa emotional intelligence. Kaya natutunan po nila paano ang pagpigil sa dalit, di ba? At natutunan po nila kung paano muling mahalin ang kanilang mga asasawa. Amen? Dahil minsan alam nyo ba, minsan ang mga tatay, minsan ay pagpuli sa bahay, ay hinahanap-hanap muli yung 20 years sa buong amoy. Tunay na punong-puno ng espiritual na papapala ang bawat tatay sa bawat tatay bilang resulta ng gawain ito. Ang ikaapat ay ang Sunday School Department upang mapaunlad ang karunungan at edukasyon ng mga kapatiran patungkol sa Biblia. Ang Sunday School sa pamumuno at pumuno ni Sister Deca Marasigan ay nagbuo ng mga sistema at programang tutulong sa bawat mananampalataya. Ilang buwan pa lamang ang nakalipas na pasyahan muli na mas maaga ang Sunday School classes. Ito po ay 8 a.m. hanggang 9 a.m. At naghiwalay uli ang adult, youth, at ang children's class. Sa ngayon, may 17 po silang Sunday School teachers. 6 sa adult class, 5 sa youth class, at 6 sa children's classes. Samantala, meron pong 4 na naka-assign na Sunday School teacher doon ay dinalaga sa bawan para po sa Sunday School doon. Upang lalong magbigay paalala at bilang promosyon, may regular na posting ng Sunday School lessons every week sa ating pong Facebook page. Kaya kung gusto niyo malaman kung ano yung mga tema ng ating anubok, sana yung Facebook page po natin. Karamihan sa mga activities na binanganap ng departamentong ito ay nakasintro sa mga bata na kilala sa tawag na Faith Kids. Nagkaroon ng mga bata ng year-end party noong December 18, 2016 kung saan may masayang palaro, may kainan at pamamahagi ng mga regalo at laruan. Ginanap din ang unang Faith Kids Recognition Day noong April 9 upang parangalan ang mga outstanding students from level 1 to level 3. Kagaya ng graduation ceremony na kumar sa mga bata kasama ang kanilang mga magulang, isang di malilimutang gawang ito ng mga bata. Noong May 27, nagdaos ang Faith Kids Fun Day sa Provincial Park kung saan ang katuwaan ng mga bata sa plarong Pinoy gaya ng patintiro, Pukpuk Palayok, Loksong Lubid, Chinese Garter at Sacres. Kaya nagtatapos lang, nagugulat sila. Kasi mga bata ngayon,
daming hawak ay cellphone. Kaya nagtakasila sa mga laro natin noong unang panahon. Naulit ang itong kasayahan ng ginanap ang Faith Kids Retreat noong June 24. Ang unang bahagi ng retreat ay team building activities na ginanap muli sa Provincial Park at pagkatapos ay bumalik sa simbahan para mag-enjoy sa Jollibee Party. At noong hapon ay nagkaroon ng worship service kung saan mga bata ang gumaganap bilang worship leader, song leader at altar singers. Sa kasalukuyan, may 35 na active Faith Kids ang dumadalo sa gawain pang Sunday School. Nakilahok na lang natin mga guro sa Sexual Teachers Congress noong September 16 na ginanap sa UBC at Unsilyo. May talagang magbigay ng matutuo ang ating Assistant Superintendent na si Sister Tada Elia. Naging matagumpay at napakatiknabang ang gawa nito sa bawat isang dumalo. Ang ikalimang departamento ay ang World Missions Department sa pamumuno po ni Pastora Irene Chavez. Ito ang departamentong pangunahing gumubuo ng mga programa at gawain sa pag-abot sa kaluluwa at pangangaral ng salita ng Diyos. Noong December 2016, sa halip na lumabasok ang magdaos ng gawain pangkomunidad, ang departamentong ito ay namigay ng mga frozen ham sa mga pamilya ng kapatiran na higit na nangangailangan upang mapasaya sila sa Kapaskuhan. Nanguna rin sa prayer and fasting activities ang departamentong ito. Napatawag sila ng 3-day fasting noong January sa simul sino mang gusto makiisa. Samantala noong buwan ng April, ginanap sa unang pagkakataon ang 10 to 21 days Daniel fast. Nang simbahan ito ayon sa bilang ng araw na pinapasyahang gawin ng mga kapatiran, naging malaki kong pagpapala ay Daniel fast ito. 10 to 21 days. Kaya ang sabi ko, Pastura, ang susunod, Jesus Christ fast naman, 40 days and 40 nights. Naging malaking espiritual na suporta ang pagpapagal nito sa iba't ibang gawain ng simbahan. Kaugnay ng spiritual emphasis na ginanap noong March 10 to 20, nag-sponsor ang World Vision sa ikatlong araw na gawain na naging evangelistic service. Ang magandang resulta, 12 tao ang napotismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang bahagi ng community service, ang World Missions ay nagdaos ng feeding program sa Santo Domingo Bawan noong April 22 sa grupo ng maliliit na bata at mga kabataan edad 6 to 15 years old. Naging makapuluhan ang programang ito sapagkat marahin ang pagpahayag ng salita ng Diyos sa mga dumalo, nakapagturo ng mga papuring awit at kung paano manalangin, makapaglaro at masayang nakapagpakain ng merienda sa may 100 mga bata at kabataan. Nag-sponsor din ang departamento ito ng katuwang ang Voice of Triumph, Biote, na ginanap sa Kulyat, Ibaan, noong May 11, at meron pong 12 na bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Christ. Salamat po sa ating director, kay Pastor John Rios at kay Mami, sa Mami Rosana. Sa masugid na pagpapakal ng ating manggagawang si Brother Joseph Pamisa, hindi na magtatagal at makapagbukas na muli tayo ng gawain sa lugar ng Ibaan. So, ipapray po natin, maybe by November o hanggang January, magkaroon tayo ng isang church muli sa mga lugar ng Ibaan. Sa pamumuno ng departamentong ito ay ginanap ang Family and Friends Sunday noong August 13, kung saan si Pastor Mario Pestanyo ang inanyayahang mangangaral. Pinarangalan din ang mga kapatiran naging kabalikat at naging masipag sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa taos pusong suporta ng iba't ibang departamento, kagaya ng Youth, Ladies, Apostolic Men, Sunday School Department at Music Department, sa tuwing may gawain ko pangkomendal at pang-ibanglismo, lalong pinalalawak ang naaabot ng departamentong ito ng World Vision. Ang ika-anim ay ang Asiling Department sa pamumuno ni Brother Michael Chavez. Sila ang masigasig at mainyo na tumalungkap sa ating mga kapatiran at mga bisita sa pagpasok sa bahay-sampahan. Pangunahin sila ang nagmumonitor ng bilang ng mga dumadalo sa Sunday School at Sunday Service at tumutulong sa tatlong pangunahing departamento ng Ladies, Apostolic Men at sa Youth Department upang maging katuwang sa follow-up at visitation activities. Bukod sa Batang na City Church, sila rin ang umahawak ng asiring sa Bawan Church. Layunin nila lalo pang mapaunlad ang departamento sa pamamagitan ng pagkaroon ng kompletong listahan ng mga dumadalo at mga detalyadong impormasyon na mga ito natutulong upang mas makilala at mapaglingkuran ang bawat isa. Nais nilang maging computerized ang kabuang sistema
na kanilang gagamitin upang mapabilis na pasuri sa bawat pagkataon ang sigasig ng mga kapatiran at bisita sa pagdalo ng gawain. Ito ay ang Music Department na kilala sa tawag na Sanctuary of Worship, yung mga tumatayo dito. Sila po ay may 21 altar singers, 6 ni musician, 2 soundmen at 8 multimedia members. Upang lalo mapag-ibayo ang ministeryo sa musika, ginaganap ang palagiang pagpapraktis tuwing Sabado ng hapon upang maging handa sa bawat Sunday service. Sila rin ang tumatayong tagapanguna sa pagpupuri at pagsamba sa midweek Bible study at prayer meeting at mga espesyal na pagtitipon sa simbahan at maging sa mga gawain pang seksyon. Bukod sa Batangas City Church, tumutulong din ang departamentong ito sa Sunday service ng Bawan sa pamamagitan ng pagtalaga ng mga musicians, altar singers at multimedia members doon. Ang pinakamalaking proyekto na inalika ng departamentong ito ay ang pagbili noong nakaraang buwan ng Agosto ng bagong high-end sound system, yan kung mapakinggan mo ninyo, isang Allen & Heath QU24 mixer, 2 audio center speakers, 6 na wireless microphones, 4 na condenser microphones, isang subwoofer at isang keyboard monitor. Hindi pa kayo natutuwa? Yeah. Napalitan din ang mga wires ng mga speakers. Sa tulong ng ating Panginoon at sa pusong mapagbigay ng soul members at sa suporta ng church board, nagkaroon ito ng kaganapan. Marami pong salamat sa lahat ng suporta sa proyektong ito, ganap na pinapapala ng ang buong kongregasyon sa bawat pagkitipong may pagpupuri at pagsamba. Isa sa pinakamalaking pinaghandaan ng show ay ang 6-year celebration para sa 60th founding anniversary ng UPC Philippines na ginanap noong October 8. Sino nakakita mga kapatid ng mga ano natin, post natin sa... Maganda ba? Isang ministeryo na kapaloob sa Music Department ay ang Multimedia Ministry na pinamumunaan ni Sister Kendall Idea. Ito po'y walang sawa, mga kapatid. Ang pahingalan nito ay kaunting tulong. Isa sa napakalaki accomplishment ng ministry na nabanggit ay ang pag-upload sa YouTube every week ng ating kabuuang Sunday service, midweek Bible study at prayer meeting. Marami mga gandang patutuo bilang resulta ng ministry na ito. Marami po nagtitestimony, mga kapatid, mga kapatid galing sa ibang bansa. Saudi, sa London, dito po sila sumusubaybay sa atin. Sino din na nakapagsambado sila. Sinasabayan nila ang ating Sunday service, mga kapatid. So sa ngayon, ang ating official LGCF, UBC, Batangas City and Bawan YouTube channel ay may 960 subscriber na po tayo. Kumpara sa 427 noong isang taon. Ang ating UBC, Batangas City and Bawan Facebook page ay ina-upload natin ang weekly photo albums ng ating Sunday services at mga special services. Mula sa 763 likes noong isang taon, ngayon na meron na tayo 1,269 likes. Ang Frontliner Shoot Department page, Facebook page ay meron na rin 928 likes. 2 sa pinakamahalagang na i-cover ng multimedia team ngayong taon ay ang General Conference 2017 sa Puerto Princesa, Palawan noong February 22 to 26. Ang mga lecture sa morning session at worship service evening session ay nai-record at nai-post sa ating Facebook page sa YouTube channel. Kaya kung gusto mo panood yung conference sa Palawan noong February 22-26, buksan lang ninyo ang YouTube channel natin. Naroon po lahat yung lecture at saka nightly service. Noong nagdaan October 8, ay cover din nila ang kabuang 68th founding anniversary celebration ng ating kongseksyon. Nakakatawang ipagbigay alam ng ating mga videos sa celebration na ito noong nakaraang 60th founding anniversary. Nagkaroon na ng 30,000 views at may 50,000 people na katao ang labot. Purihin po natin ang Panginoon. Ang multimedia ministry ay meron ng mas malawak na ministeryo sa ngayon. Weekly PowerPoint presentations, Facebook pages, account maintenance and administration, YouTube channel upload, tarpaulin creation, promotional advertisement for activities, printing of invitations and thank you cards, photo, video coverage of church activities and special occasions and church countdowns. Ang huli ay ang counseling ministry sa pamumuno ni Sister Grace Lotero
sa tatlong malalaking departamento ng youth, ladies, at apostolic men. Nagtatalaga sila ng mga official counselors na pwedeng malapitan ng kanilang mga kasapi at sila rin ang maaaring maging kabalikan ng department officials kung may matitinding problema na kanilang kailangan ng masusing pagpapasya. Sa ngayon, meron silang 12 na counselors na kumakatawan sa mga departamentong nabanggit. Sa anniversary nito, at hanggang sa sunod na taon, ang tema natin ay Greater. Pagkamat may mga naabot na tayong halikain at pangarap, hindi na mahulugang masisiyahan at titigil na tayo. Marami pang misyon ang gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Marami pang panaginip na gusto niyang matupad sa personal nating buhay at sa simbahan ito. Marami pang pagpapala ang nais niyang ibuhos. Marami pang kalumuha ang nais niyang sawarin. Ibig niyang ganapin pa natin ang mas dakilang bagay sa kanyang karyan, hindi lamang dito sa Batangas City, kundi sa ibang dako ng buong Pilipinas. Pakinggan mo ang hamon na nakasaad sa Juan 14:12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumampalataya, ay gagawin din naman niya ang gawang aking ginagawa. At lalong dakilang magawa kaysa rito ang gagawin niya. Mga kapatid, hayaan mong ikaw ay maging pangunahing saksi sa masaganang biyaya at mas makapangaling gawa na gaganapin pa ng Panginoon sa kanyang kapanahunan at kaparaanan. Yan ay kung masigasig ka mag-isa sa pagpapagal sa kanyang gawain. Huwag tayong manghimagos sa pagawa ng pagbuti. Patuloy lang sa panalangin, pagbibigay, pagsuporta, at tapos pusong pagtatapat sa gawain ng Diyos. Sa kanyang kapanahunan, may sukdulang biyang na gintay. Kapit-bisig tayo, walang iwanan. Maraming